Hey guys, welcome back sa aking channel, Kakofi ha. Ngayon na sa June 30 ay formal na pong uupo sa pagka-presidente itong si Senator Bongbong Marcos at si Mayor Inday Sara Duterte. Ganon din po yung mga elected officials natin, no, tulad ng mga senador, mga congressman, congresswoman at party list. Kaya naman pag-usapan natin magkano yung sahod na naghihintay sa kanila. Na-miss ko ito, Kakofi, dahil nung nagsisimula tayo mag-vlog, patungkol sa mga sahod-sahod yung ating pinag-uusapan ngayon. Magkano yung matatanggap na sahod ni Pangulong Bongbong Marcos once na siya na po ay maluklok or officially, no, manungkulan bilang isang presidente? Sa Pilipinas, Kakofi, may sinusunod tayong salary grade na sinasabi dyan, no. Ito yung nagiging basihan kung magkano yung sasahurin ng ating mga manggagawa at mga opisyales dyan sa gobyerno. Definitely, ang may pinakamataas dyan ay ang presidente ng Pilipinas. Yan po yung salary grade 33. Yan po yung pinakamataas. Ibig sabihin, sa lahat, Kakofi, ng mga opisyales ng gobyerno, ang presidente ang may pinakamataas. Dapat lang naman, no, na may matanggap na sahod. By tranches ito, nagbabago, no. At ngayong 2022, effective January, ito na po yung tinatanggap na sahod ng ating presidente. Ibig sabihin, ganito po yung sinasahod ni PRRD. At yan din po yung dapat nating asahan. Yan po yung dapat asahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang sahod niya, no. Tumataginting po yan na 411,382. Yan po yung monthly salary. Hahatiin niya, Kakofi, dalawang beses siyang binibigay. Usually 15-30, no. Inilalabas yung sahod na yan. 411,382. Medyo malaki na rin ito, Kakofi, no. Pero kung ikukumpara natin sa ibang mga presidente sa iba't ibang bansa, medyo mababa pa ito, no. Pero not bad na rin ito. Less tax mo dyan, Kakofi. Almost 200,000 din, Kakofi, yung natatanggap kada kinsenas katapusan ni Bongbong Marcos once na formally siya na maglingkod bilang Pangulo ng Pilipinas. 411,000. Yan po ay as of January 2021. Siya po ang may pinakamataas na sahod dito, Kakofi, no. At bukod dyan, Kakofi, yung iba pang mga benepisyo na iginagawad natin sa ating presidente. Syempre, yung kanyang official residence dyan sa Bahay Pangarap, no. Diyan po titira yung ating Pangulo at ang kanyang pamilya dyan po sa Bahay Pangarap. And bukod dyan, Kakofi, meron din itong syempre yung PSG, no, Presidential Security Group, ay ginagawad ito sa kanyang pamilya. Actually, parang hanggang second degree of consanguinity ata yung, Kakofi, no, yung kanyang mga kamag-anak, maging mga pamangkin, nabibigyan din po yan ng PSG. Ganoon din po yung kanyang air transport, may dedicated po tayo mga sasakyan para sa kanya. Mayroong water transport, mayroong land transport, at napakarami pang ibang benepisyo, Kakofi, ang naghihintay sa ating Pangulo. Now, ang tanong, magkano naman po yung vice presidente? Magkano po yung sasahurin ni Mayor Inday Sara Duterte? Sa hierarchy, Kakofi, di ba, salary grade 33 si Bongbong Marcos, ang susunod po dyan yung salary grade 32 ang vice presidente. Magkano po ang katumbas niyan? Itong salary grade 32, yan po ay tumataginting na 325,807. Yan po yung matatanggap ni Mayor Inday Sara Duterte na sahod simula po siguro by July 15. Itatanggap na ito, Kakofi, ng half, no, ng kanyang sahod. Definitely, iaawas mo pa dyan, Kakofi, yung taxes. So, salary grade 32, 325,807. Yan po yung matatanggap ni Mayor Inday Sara Duterte. Sa salary grade 33, Kakofi, nag-iisa lang siya sa opisyales ng gobyerno na nakakatanggap ng ganyang kalaking sahod, no. Pero sa salary grade 32, apat po sila na ganyan kalaki yung sahod. Ibig sabihin, may kapantay pong sahod si Mayor Inday Sara Duterte. At sino-sino ito na kanyang kapantay? Magkapareho po sila na sahod ng Senate President, di ba, ang ating mga senador. Magbobotohan yan sila kung pipiliin nila, Kakofi, kung sino yung magiging Senate President. Once na ikaw ay nahalal bilang Senate President, ngayon si Tito Soto, no, magiging kapantay mo po yung sahod ng pangalawang Pangulo. Pangatlo, Kakofi, ang Speaker of House of Representatives. Ganoon din po yan sa lower house natin, no, yung ating mga congressman, congresswoman dyan. Mag-i-elect sila ng representative, no, ng Speaker of the House of Representatives. Ang magiging salary grade niya, Kakofi, 32 din. Kapareho niya po si Mayor Inday Sara Duterte. At ang pang-apat, Kakofi, na kaparehas niya na sahod, no, ay ang Chief Justice ng Supreme Court, no, ng Korte Suprema. Yan, silang apat, Kakofi, magkakapareho yan na sahod. Ang Vice Presidente, ang Senate President, ang Speaker of the House, at ang Chief Justice ng Supreme Court. Apat lang po sila na may salary grade 32.
Now, Kakofi, dumako naman tayo sa ating mga senador, no? Magkano naman yung sasahurin ng ating mga senador? For example, na si Robin Padilla, ang ating number one senator, si Loren Legarda, si Idol Rafi Tulfo, magkano yung matatanggap nila? Pangatlo po sila sa hierarchy, no? 33, 32, 31, salary grade 31, Kakofi, ang ating mga senador. Ang matatanggap nila, Kakofi, ngayong 2022, ha, ang salary grade 31 ay katumbas po yan ng 273,278 pesos. Kada buwan po yan, at iaawas na lang dyan, Kakofi, yung kanilang mga taxes. Of course, kapag ikaw ay leader, no, ng isang committee, may mga additional din po yan. Pero ito po ay mga basic salary lamang po ito, ha. 273,278. Yan po ay salary grade 31 para sa ating mga senador. At sa ating mga congressman naman, Kakofi, magkapareho po sila ng sahod, no? Kasi pare-parehas ito, eh, bahagi ng Congress, no? Ganyan din po yung natatanggap ng ating mga district representatives, mga congressman, congresswoman natin. Maging yung mga party list representatives, Kakofi, magkapantay po sila ng sahod ng senador. Alright? Yan po ay tumataginting na 273,278. Kapareho po nila yung sahod, yung ating mga chairperson ng mga constitutional commission. Ano yung mga constitutional commission na yan? Halimbawa, ang COMELEC, pantay po sila ng sahod yan. Ang Civil Service Commission, parehas din po yan. Ang Commission on Audit, yan. Magkakapareha sila, Kakofi, ng sahod, ha? Salary grade 31. Kaya kung ikaw ay congressman, no, ikaw ay kinatawa ng isang distrito, eh kung medyo malakas ka, Kakofi, again, politics din yan, Kakofi, no, ipipili kayo na magiging Speaker of the House, no, eh kung ikaw ay magiging Speaker, eh tataas po ang iyong sahod at magiging kapantay mo po ang sahod ng ating Vice Presidente, magiging salary grade 32. Again, hindi basta-basta yan, no, medyo mahirap-hirap din yan, Kakofi, no, may nomination yan at magbobotohan sila dyan kung sino yung gusto nila maging Speaker of the House. Ganoon din, Kakofi, sa Senado, no, usually yung mga senior senators na, no, yung mga re-elected senators, usually yung may mga karanasan, no, may mga experience na, sila yung mga nagiging Senate President. At once na ikaw ay maging Senate President, no, syempre tataas din po yung inyong level at tataas din po yung inyong sahod. Ganyan naman sa government, eh, kung mas mataas yung iyong pananagutan, mas mataas ang iyong sahod. Ganun yung Kakofi, no, eh magiging kapatay mo na ang sahod ng ating pangalawang pangulo. So malaking bagay din po yan, pero again, hindi yan basta-basta. Yan po ay pinagbobotohan at matindi rin po ang politics dyan, no. Ang simpleng paghahalal mo lang ng Speaker of the House at ng Senate President, eh medyo hindi rin po yan madali. Ikaw, Kakofi, kumusta? Gusto mo na bang maging senador? Gusto mo na ba maging presidente? Maging vice presidente? Maging party list representative? O maging congressman, no, o congresswoman? Feeling ko yan yung pinakamadaling maabot, no? Pero mahirap pa rin, no, ang maging congressman. Kasi ka-level mo yung sahod ng senador, no? So parang mataas din yan sa moral. Parehas lang tayo, no? Iisa lang ang boto natin dyan sa kongreso. At parehas tayo ng pay grade, no, or ng salary grade. So anong gusto mo dyan, Kakofi? Anong pangarap mo dyan, no? Anong sahod ang gusto mong maabot once na ikaw ay maging isang government official, no? I-comment dyan sa ating comment section, ano yung target mo dyan, presidente, vice-presidente, senador, congressman. I-comment lang yan dyan sa ating comment section. At kung may mga opinion ka, Kakofi, na nais sabihin, ilagay lang din po yan dyan sa ating comment box. Samantala, Kakofi, dito muna ako nagtatapos, ha. Inaanyayahan ko kayo sa aking Facebook page, ang Kakofi Break. I-click nyo lang, Kakofi, ang follow para dumami tayo dyan sa Facebook. At kung meron kayong direct messages, dyan na rin po, Kakofi, ipadala yan sa ating Facebook page, ang Kakofi Break. Or pwede rin sa luma kong Facebook page, ang Kakofi. Yan ay nabinabasa pa rin natin yan, Kakofi. Alright, maraming salamat sa inyo, Kakofi, ha. At mag-iingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng mundo. Paalam po sa inyo. Bye-bye.